sa ating lahat, welcome back to our channel. Kumusta po kayo? So, ang saya na ating maghapon at ganoon pa rin, medyo busy at walang katapusang pag-aayos paglilipat. So, shoutout muna sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Calatagan, Batangas, sa ANJ Motor Parts and Accessories sa North Cotabato, at sa iba pa po mga cantrip nating nagpapa-shoutout ay next time naman po ulit. So, mabilisan lang po ang ating video ngayong gabi. Ang pag-uusapan natin is tungkol po sa presyo. Bakit mayroong mahal, mayroong mura? Pag nagtatanong, yung ganito po magkano? Yung ganito po magkano? Bakit magkaiba ng presyo? Pareho lang naman sila. Pareho lang naman yan. Okay lang yan. So, ang mga items po, actually kahit saan naman siguro, kumbaga given na yon na magkaiba talaga ang presyo kung magkaiba ang brand. So, kalimitan, depende sa quality yung nagiging presyo. Siyempre, may kinalaman din doon ang sa supplier. Pero given na halimbawa, sa supplier ninyo, sa, ito, may sample ako dito, brake pad, okay. Brake pad ng mga pang 110, wave 110, at saka yung mga XRM na mga 110. So, ito, pareho silang mga pang 110. Pero magkaiba sila ng brand. Kaya magkaiba sila ng presyo. Kahit pa sabihin natin na sa ibang supplier, kung isang supplier lang ang pinagkuna ninyo, kahit na magkakapare-pareho yan ng item, kung magkaiba ng brand, magkaiba talaga din yan sila ng price. Merong dikit lang, merong malayo ang pagkakaiba ng presyo, depende doon sa brand. So, given na po yun na, syempre, expect na natin yan, mas mahal, ibig sabihin mas magandang brand. Mas medyo mura-mura, hindi naman sabihin na local, huwag sabihin sa customer, local lang yan, replacement or class A, mga ganon. Huwag naman sabihin sa customer nyo na local. Although, parang ganon na rin, pero ang pangit ng connotation, diba? Ang pangit ng dating pag sinabi mo mismo, ito mura po, alam mo, bibili ng brake pad. Ito po, meron pong tag ganito at meron pong tag ganito. Sabi, bakit mas mura yung isa, ba't mas mahal yung isa? Medyo mas magandang brand po ito kasi, kaya medyo mas mahal siya compare dito. Bakit ano yan, local? Hindi naman class A lang. Ito mga, or class B lang. Ito mga ano, class A or genuine po yan, or original. Yan siya. So, yun palagi. So, hindi lang dito sa brake pads, lahat ng item. So, sa mga oils, yan. Palagi yan eh. Pareho lang naman yan. So, yun na lang. Ito na lang. Ito na lang. Ang mura kasi pareho lang naman sila. So, sa perspective po, sa side ng seller, or ng mga nagbebenta, kagaya namin, mga shop owner, or mga nagbebenta, hindi talaga natin dapat i-insist. Although, kahit na alam natin na ito yung, halimbawa, itong particular brand na ito ang maganda. Pero mas mahal siya kasi nakadepende tayo palagi sa budget ng customer. Ang pangit nung dating nung i-insist mo sa kanya, yung maganda, syempre mas mahal siya. Kasi halimbawa, wala naman pala siyang budget noon, so nakaka-offend yun, na yun talaga i-insist mo. Syempre alam natin na mas maganda yun, kaya nga siya mas mahal. Ganun naman kalimitan eh. Mas mahal talaga ang original, ang original, kaysa sa replacement lang or hindi ganun kaganda na quality. So, kapag ini-insist kasi natin yun, ang pinaka-example sa oil, so may tendency na hindi na lang sila bibili, number one, na pwedeng na-offend sila, or number two, kasi nahihiya sila na hindi nila mabili yung ini-insist mo, yung nire-recommend mo, kasi wala silang budget. So, antayin lang na halimbawa, tatanong si customer na anong maganda. So, suggest ka ng maganda. Pero, ay, ang mahal naman po. Meron po tayong medyo mas mura-mura na siguradong abot kaya ng bulsa. Pero, hindi po siya kasing ganda ng performance nito. So, ganun palagi. Sa lahat ng items, kahit nga sa pagkain, di ba? Mas maraming sahog, mas mahal siya kumpiya doon sa plain lang. So, ganun lang dito sa atin. Kaya, yung mga bumibili or yung mga nag-i-inquire, na nagtataka bakit may mahal, bakit yung isa mura, ipareho lang naman. Depende po kasi yun doon sa brand. Kaya nga, doon sa mga previous video natin na pag-usapan natin yung pag may hinawakan kang brand na ikaw mag-introduce na wala pang ganung brand sa lugar nyo, halimbawa sa location mo, is mas maganda siya. Kasi, mapangahawakan mo yung presyo.
ang presyo nun. Kumbaga, maano mo siya, ma-manipulate mo yung presyo kahit gaano mo siya ka mahal or kamura ibenta, walang kakompetensya. So, mapanghawakan mo yun. Ang ano naman doon, ang disadvantage, mahihirapan kang i-promote or i-ibenta sa iyong mga kababayan o sa iyong mga customers kasi nga hindi siya kilala. Kumbaga, hindi pa siya ganun ka reliable when it comes to your mga customer. So doon sila palagi doon sa kilala na nila, sa alam, sa marami nang gumagamit, sa alam nilang okay na, subok na kumbaga. So doon naman papasok yung presyo, hindi mo siya mapanghawakan, sasabay ka sa presyo sa SRP. May nagtanong sa atin kung ganun lang daw baka mura ang patong sa oil, 10 piso. So I don't think na ano yun, sa retail ano, na parang kumbaga okay na yun kasi tracking mo po. Medyo mahal ang tracking, di ba? Ang taas ng puhunan na ng langis. Ang taas na ng puhunan ng langis. Sa 10 piso, parang I doubt ang hirap makasurvive. Kasi nga, mataas ang puhunan, tapos mahal na rin ang pamasahin ng tracking, di ba? So, okay lang siguro kung dinideliver na sa'yo, free delivery, pero yung sa pagka-stock mo at sa pag-stock mo dyan, at saka sa, ano, sa laki ng puhunan, parang over na yun siya. Over naman yung sinasadya sa inyo ng inyong ano, ng iyong supplier. Okay, so ganun lang po. Ganun lang yung paliwanag natin sa ating mga customers na pag magkaiba yung presyo kasi magkaiba sila ng brand. So expect na yun na mas mahal, mas magandang quality. So mas mura. Hindi naman ibig sabihin na local na talaga siya. Ano lang siya, kumbaga replacement or class B, mga ganong klase. Kasi iba naman yung super local na talaga. Ang ano, hindi rin maganda yung dating sa customer. Bakit nagbibenta ka na super local naman yung mga local? So, syempre, mga replacement. At saka may pagkakaiba naman yung mga, ano talaga, yung mga overka local na talaga. At saka yung mga replacement lang, okay? So, yun lang. See you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye!